Good day, Internet. Today's video, I'm going to unbox the newly purchased DJI Mini 2 drone. Is it the new DJI Mini 2 drone? In today's video, I'm going to unbox one of my gear that I recently purchased. This will be an additional to my gear for my vlogging. Ngayon, mag-a-unboxing ako ng binili ko na item kung saan ito ay karagdagan sa mga stuff na gagamitin ko sa aking vlog. Since gusto ko rin magkaroon ng ganito, kahit sino ba naman sa atin ay gusto magkaroon ng ganitong bagay. Ngayon, nabili ko na. Ima-maximize ko na rin yung gamit na to. So, ito yung nabili ko. Item. This is the DJI Mini 2 drone. Kakabili ko lang. Saka gagamitin ko na rin to sa mga vlogging ko or sa mga video footage na kukunin ko sa mga spot kung saan gusto kong i-upload sa aking channel. Ano nga ba ang nasa loob na box na ito? So, ito ay isang DJI Mini 2 combo kung saan kumpleto yung package na ito. Unlike kung sa standard lang, mabibili mo ay isang aircraft at remote control o isang battery lang. So, ito, kumpleto na. So, ayan. Kompleto na to. Nakaloob na sa bag yung drone. So, dito, may nakalagay na isang aircraft. Tapos, may remote control. May charging unit. Tapos, may tatlong spare na battery. Tsaka, additional na mga propeller. So, sa loob nito is ito. So, ito yung aircraft. So, this is the aircraft. DJI Mini 2 drone. Kasama na rin dito yung remote control. So, ito na yung remote control. Ayan. So, may kasama ng dalawang joysticks. Saka ito, lalagyan ng cellphone. So, ito yung remote control na nagdudugtong sa aircraft. Kasali na rin ito sa shoulder bag saan safety yung item natin. Tapos, isang charging port saan may tatlong spare na battery. So, ayan, may tatlong battery na. Patanggalin ko lang ito yung battery. Ito yung charging port, yung RC or remote control. Tapos, ito yung aircraft. Maliban sa tatlong item na pinaka-main, meron ding charger. Ito yung charger na USB Type-C. So, kasama na rin dito yung charging cord, charging cable. Ito, USB charging cable na Type-C. Aside from that, merong spare na ito, screwdriver. Meron ding spare na joysticks, dalawang joysticks. Tapos, meron pa ding ito, USB cord connector. Pwede nyo gamitin yung Android smartphone na Type-C at saka iPhone. So, ito, may dalawang spare na USB cord saan pwede nyo gamitin para sa Android, para sa iPhone. At ito din, ito yung Type-C na USB connector. So, ito yung kumukonekta sa cellphone or mobile phone to remote control. So, ito yung current na connected na USB is USB Type-C. So, kumpleto na yung item. Maliban sa item na pinaka-main is ito, yung manual ito. Kailangan natin magbasa ng manual bago natin gamitin yung drone natin. So, ito may user's manual guide, quick start guide para sa mga user katulad ko. Kailangan natin magbasahin para magiging maintindihan natin kung paano gamitin yung drone. Sa next video ko, papakita kong paano gagamitin yung drone kasi nga first time mo rin magkaroon ng ganito. So, yan. Tsaka, pinaka the best, meron na akong binili na ito, silicon protector ng remote control or RC kasi nga prone din ito sa gasgas. So, avoid some scratches, kailangan natin itong protektahan. Pinakamaganda nito is ito, binili ko. Kasama na rin yung silicon protector. Ito yung silicon protector. Kakabit ko lang to dito sa... So, ilalagay ko lang dito. Susuot ko lang sa remote control. Very safe na yung remote control natin. So, to avoid some scratches. Tsaka, pwede natin lagyan ng ito, sling. Tuwang-tuwa ako kasi nga nabili ko na ito. So, ito yung pangarap ko dati na gusto kong magkaroon ng ganito. Kasi nga, limited yung gamit ko na dalawang camera. Yung usually na ginagamit ko sa motovlogging or sa mga travel ko. Yung dalawang GoPro ko na GoPro 6 at saka GoPro 9. Ito, nagagamit ko na rin ito sa mga aerial shots sa travel ko or might po-promote ako ng mga spots or tourist spots na gusto kong ipapakita sa viewers. Kagaya mo. Kagaya mo na isang viewers sa channel ko ito. Maraming salamat sa pagsusubaybay sa mga video ng aking channel. Hanggang sa susunod. Thank you!